Hello mga kasantoholics, samahan niyo po ako ngayon upang bisitahin ang chapel ni Our Lady of Lourdes dito po sa Cabiao, Nueva Ecija. Ganito po karami ang mga tao dahil long weekend at naitaon na Sunday o Linggo ang kapistahan ni Our Lady of Lourdes ngayong taon, at taon-taon ay isineselebrate natin ang kapistahan ni Our Lady of Lourdes tuwing February 11. Ito po ang kanyang chapel dito sa Cabiao, Nueva Ecija. Kulay light blue o Marian color. Makikita dyan yung kanyang Our Lady of Lourdes. At papasok na tayo sa loob. Magpahanggang dito, lalong-lalo na dito, ay maraming-maraming mga deboto ng mahal na birhen. Pumupunta upang makahaplos sa larawan ng Our Lady of Lourdes na ayon sa matatanda na ayon sa kanila ay nanggaling pa ang naturang larawan sa imaheng o kuha sa imaheng ng Our Lady of Lourdes ng Kabetikan, Bacolor, Pampanga. Mapapansin na ang larawan ay nasa ilalim ng grotto ng mahal na birhen ng Lourdes o nasa ilalim ng imahe na nasa grotto na nasa gitnang altar dito sa simbahan ng Our Lady of Lourdes. Mahaba ang pila kaya medyo matagal ang paglapit, at mapapansin na pinupunasan ng mga deboto ang mahal na larawan ng mahal na birhen ng Lourdes gamit ang kanilang mga panyo at kamay habang nagdarasal sa mahal na birhen ng Lourdes. Nandito na tayo sa may harapan ng altar at nakikita na natin ang lumang larawan o matandang larawan na kanilang pinupunasan habang ibinubulong ang kanilang mga panalangin. Ayan, at papalapit na tayo sa matandang larawan ng Birhen ng Lourdes. Na ayon sa nakakatanda ay nanggaling pa ang larawan sa mahal na Birhen ng Lourdes na imahe na nasa Kabetikan, Bacolor, Pampanga. Ayan, at malapit na tayo upang mahawakan sa kauna-unahang pagkakataon ang mahal na larawan ng mahal na birhen ng Lourdes. Kabetikan, kapetikan, 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 kapetikan
At pagkatapos ay dumiretso na kami sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Cavitican, Bacolor, Pampanga. Pagkatapos lamang ng misa ni Archbishop Dong Lavarias, ang Archbishop ng Archdiocese of San Fernando. Isa din po ito sa mga simbahan na nalubog sa lahar at patuloy pa rin ang misa sa loob ng simbahan bagaman nakalubog na ito sa lahar. Kami ay nanatili upang makasimba. Mapapansin na ang altar ay parang malaking groto. Alinsunod sa groto kung saan nagpakita ang Mahal na Birhen sa Lourdes, France. Pagkatapos ng misa ay pumunta kami sa gilid kung saan nakapila ang mga gustong makahawak sa likuran ng imahe ng Birhen ng Lourdes. Nandito sila sa gilid ng simbahan, sa gilid ng shrine, at naghihintay sa pila upang makalapit, makahawak at makapagdasal sa likuran ng imahe ng Our Lady of Lourdes. Makikita na ang daanan sa may likuran ng altar ay makipot at pataas, paakyat, papunta sa kung saan ang imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes ay naroroon. Ito at may hagdanan pa na pataas. Ilang step pa siya na pataas. At nakikita natin dito na yung iba ay pababa na yung mga nakahaplos na sa imahe. Dito ay makikita na natin ang likurang bahagi ng imahe kung saan ay nakakahaplos sa mga debotos sa likuran ng imahe. Mapapansin din na maraming mga inaalay na bulaklak. Maraming mga sampagita na nakasabit at mga bulaklak na nakalagay sa paanan ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Maraming salamat po, Mahal na Birhen, sa pagkakataong inyong ibinigay upang madalaw ka namin sa dalawang lugar, ang iyong larawan sa Cabiao at ang iyong imahe dito sa Cavitican, Bacolor, Pampanga. Maraming salamat po, Mahal na Ina.
Pagkatapos ng huling misa ay ibababa na ang imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes upang maisakay sa kanyang karosa at maumpisahan ang prosesyon. Sa mga